Good morning, Enjoy's Life. So for today, magluluto tayo ng lunch. Paksiw na pata. This paksiw na pata is inspired by one of my friend in Quezon City, in Quezon province. So tinuruan niya ako paano pilutuin, then i-apply natin sa bahay, guys. Ay wala tayong sariling ang tawag nito, pressure cooker. So I borrow it from my mom. Pakira muna tayo, guys. So honestly, this is my first time using a pressure cooker. So pati ako napipressure. So hopefully, tama yung paggamit natin. Kasi sabi nila, it's not safe to use pressure cooker. And wala rin dito yung husband ko para ituro sa akin yung tamang paggamit. Dahil usually siya yung marunong talaga gumamit ng pressure cooker. Hey guys, now linisan natin yung pata. Pinatadtad ko na to sa mga small parts para magkasya dun sa kaldero. Linisan natin kasi yung mga pinagtadtaran usually meron siya mga small parts as naiiwan yun. Bisa nakakain natin yun. So hihimayin ko siya, guys, now. Yung mga pinagtadtaran, maliit na buto yun, makukuha natin. Guys, usually rin ang ginagamit nila is wooden chopping board. May mga excess parts ng woods na nakuha tayo sa karne. So, kailangan natin i-rinse mabuti. Then, isa-isahin. Ayan guys, lagyan na natin sa pressure cooker yung karne. Then hiwa tayo yun ng sibuyas into 4 halves. So, 4 na piece lang natin siya hiwain yung isang buong medium size sa sibuyas. And paghiwa natin yan, then lagyan natin sa kaldero. After is luya tayo, guys. Luya. Yan, balatan natin ng mabuti kasi yung luya, alam naman natin na root crop siya, so maputik yan. So as is always, guys, wash nyo yung luya, then balatan.
lagi nating ugali magbalat ng luya. So ayun guys, napapansin nyo, Mama Joy have different way ng paghihiwa pagbabalat. So I never practice kung ano yung usual yung tinuturo sa YouTube or yung mga chef. So I'll do it my way. Lagi nating ugaliin, maging enjoy at ma-encourage natin yung sarili natin sa paraan na gusto natin para mas easiest. And then magbabalat tayo ng isang buong bawang. So this way also ng pagbabalat is also my own version. So don't ever issue me kung paano ko to binabalatan. Kasi this is how I feel and I enjoy it. Yun. Yung easiest way na alam ko ng pagbabalat. Yan, balatan natin yung isang buong bawang guys, yung ilalagay natin. Linisin muna natin, tanggalin natin yung mga heads, yung balat. So, pit-pitin lang natin to guys. Pati sa pagpipit-pit guys, I have my way, so panoorin nyo lang, tas kung gusto nyo gumamit ng iba, yung mga ibang pang pit-pit ng bawang. So, meron mga, di ba, yung mga but I often use it kasi matrabaho ko, dagdag ko pa sa hugasan ko. Eh, kung kaya naman ng mga comfort materials o mga utensils na nasa tabi-tabi ko na, so I decided to use it na lang. Then ilabas pa kung ano-anong mga gadgets and everything. Gadgets? Kaya sige, enjoy cooking tayo guys. Then after nitong bawang, after nyong bawang, kukuha tayo ng daon ng laurel. Then top on natin yung 1 piece of laurel. Add tayo ng salt and pepper. Then half nitong kaldero, siguro yung halos ma-fill lang niya yung karne. Level lang siya ng karne yung water, ilagyan natin before natin siya isalang. Guys. Salang natin siya sa higher point of apoy ng ating kalan. Para mas mabilis siya. Ang cooking time natin for this pata is around 30 minutes. 30 minutes malambot na to guys. Tambugan na natin siya guys ng isang pork broth cubes para dagdagan yung taste ng pork. So yan, after 30 minutes of long time waiting ng papalambotin natin. So malambot na siya guys, lagyan natin siya ng suka, half cup. So imagine mo yung half cup, ang aking tansyahan. Then, tikman mo siya para makuha mo yung lasa ng asim na gusto mo. Ayan, afan serving, nag-top na lang ako ng sealing green kasi may bibi ako maanghangan. Then, ang sasawa namin is sealing pula with patis. So, enjoy guys. Maasim na yan kaya no need kalamansi sa sausawan. Start na tayo mag-lunch guys with Enjoy's Life or Mama Joy's Paksiw na Pata. Here's the ingredients. Thank you for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell button para lagi kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko.